Hello guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan na si Junire C. Triumphante. Ako nga pala si Juni. Yes, papa. okay. Ano nga pala yung ginagawa ko dito? Ano ba yun? Oo pala, ganito. Si Juni kasi, nahirapan siya, wala siyang idea kung paano gawin na mag-isa yung may report na may video. Kaya, yung gagawin natin ngayon is tutulungan natin siya. Okay. Paano ba? Ay, teka. Nama pala yung topic niya. Nakalimutan ko yata eh. Alam niyo ba? Hindi niyo alam, no? By the way, gagamitin natin itong video para makatulong tayo sa kanya. Okay. Yung topic niya is yung electrochemistry. Electrochemistry. Subject nila is the general chemistry. Yung electrochemistry chapter 18. Let's go guys. Sisimulan natin yung ating discussion. Pero yun pala, naghanda ako ng mga handouts para ma-report natin ng maayos, para makakuha siya ng idea, para di siya mabagsak sa GenChem. Okay, sige, sisimulan natin ngayon. Okay, electrochemistry. Ano nga ba yung electrochemistry? Alam niyo ba? Hindi nyo alam, no? Ganito. Sa pamamagitan ng ating pag-report, malalaman natin kung ano ba yung ibig sabihin ng electrochemistry. Kung ano ba yung pinupukasan niya, yung study niya. Okay. Ito. Electrochemistry is the study of electricity and how it relates to chemical reactions. In electrochemistry, electricity can be generated by movements of electrons from one element to another in reaction, known as redox or oxidation reduction reaction. Okay. Sabi daw dito, ang electrochemistry ay pinag-aaralan niya ang electricity, about sa electricity. Okay. And sabi daw dito, redox. Para daw makabuo ng para mabuo daw ang electrochemistry. Sabi dito, from one element to another in a reaction known as redox or oxidation. Okay. The interchange between chemical energy and electrical energy. So ibig sabihin, ang redox pala ay nag-i-interchange between chemical energy and electrical energy. Ibig sabihin, kapag nagsama sila, makakabuo ng redox reaction. Okay. And ito pa dito. Dito natin sa taas. Electron negative charge combined into the positive charge. O di ba ang electricity, makakabuo lang ng electricity kapag may positive and negative charge na magsasama. Okay, maliwanag sa inyo. Next natin is yung redox reaction is sum of two half reactions which is oxidation and reduction.
ganito pala yun. Yung redox pala is may factor siya na kailangan, di ba dito, sum of two half reaction. Ibig sabihin, dalawang reaction na si na oxidation and reduction. Kapag nagsama sila, makakabot tayo ng reduction. Okay. Ano ba yung oxidation? Alamin natin. At yung reduction. Sige, alamin natin. Okay. Sabi daw dito, gain of electrons. Gain. Ang reduction, loss of electrons. Loss. Ibig sabihin, gain. Ang gain nagbabawas. Okay. Okay. Okay na. Next is, ito na. In electrochemical, siyempre experiment, electrochemical cells is used which is made up of two metallic conductors called electrodes. Ah, ibig sabihin, kapag naghalo yung chemicals component sa electricity, makakaabot tayo ng conductors ng electricity. Ang anging tawag ay electrodes. Ang electrodes na ibig sabihin ay current entire or leave a device. Okay. Boss. May dalawang uri ang electrodes. Dalawang uri ang electrodes. May dalawang uri. Ano kaya yun? Electrodes. Oh, the oxidation and reduction. Ano nga ba yun? A solution containing electroactive component come in contact with electrode. It release electrons. Come in ko na. Okay, these electrons. Ito pala yung dalawang ito ay nag-release ng electrons. Hey. Next. Okay guys, teka lang guys. Next is two types of electrochemical cells. Electrochemical cells. Ano nga ba yun? Electrochemical. Hey, alamin natin yung dalawang types ng electrochemical cells. Okay, simulan natin sa galvanic cells. Na yung ibig sabihin ay named after Luigi Galvani, the first to observe the effect of electricity on live muscles. Oh, di ba? Ang galvanic cells pala is ano? Galvanic cells. Live muscles. The effect of electricity on live muscles. Ang example nito is yung kapag nabigla kang na kuryente. Bigla kang na kuryente, yung nag-ground ka sa isang bagay. Alam niyo. Next is produces electricity from spontaneous chemical reaction. Ibig sabihin, nagpo-produce siya ng electricity from chemical reaction. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng electricity, makakabuo ng chemical reaction. Yun pala yun. Ito din, si spontaneous, yun yung hindi niya kailangan ng factors or katulong para ano siya, kaya niya yung mag-isa para makabuo ng chemical reaction. Ganyan. Okay. Next natin is yung pangalawang types ng electrochemical cells. Okay. Next na is yung by the way, meron pa pala. Para daw makabuo ng galvanic cells,
Ah, teka, explain natin. In this, the solution is in anode, which is a negative charge, is the source of electron for this type of cell. Ibig sabihin, siya lang yung type ng cells na kailangan ni galvanic cells para makabuo ng electricity. Kaya ng chemical reaction. Sabi pa daw dito, si anode, ito daw na anode is negatively charged. Negatively. Pero may kasamangat din siya. May positive, di ba? Negative, positive. Okay. Ang tawag naman sa positive is cathode. Ano nga ba ang cathode? Okay, alam natin. The cathode is positively charged where the reaction reduce. Positive charge where the reaction reduce. Gain charge. Nag-reduce siya. Reduce ng electrons. Kahit positive siya. Okay, next natin is yung pangalawang electrochemical cells na ang tawag ay electrolytic cells. Ano nga ba yung electrolytic cells? Okay, dito yun. Okay. Electrolytic cells uses electricity to produce a chemical reaction. Ibig sabihin, kailangan niya ng electricity or anong tawag doon? Yung gumagamit niyan. Gumagamit siya ng electricity para makaproduce siya ng chemical reaction. Yun lang yun. Okay, next is the cell potential. Ano nga ba yung cell potential? Transfer of electrons in a redox process is always accompanied with energy release. Ibig sabihin, ang cell potential, nagtatransfer siya ng electrons sa redox process. Nakalagay pa dito, is always accompanied with energy release para maka-release ng energy. And sabi pa dito, trigger is needed to release electrons. Ibig sabihin, trigger. Ang trigger, yun yung kailangan niya ng ibang factors para makarelease siya ng electrons. Katulong, kumbaga. And if needed to be pulled to produce reduction process pala. Para daw makaproduce ng reduction process. Okay. The measurement of magnitude by its voltage. Ibig sabihin, ang cell potential, nagme-measure din siya ng magnitude ng voltage ng electricity. And standard unit is volt. Ibig sabihin, ang unit, ang sign ng cell potential is yung volt. Okay? Dito na lang po magtatapos ang ating report na may video. Ito nga, ito yung ginawa natin. Sana matulungin natin si Juni sa kanyang pag-report na may video. Sana na-inspire natin siya sa ating vlog ngayon na araw para makagawa siya ng video na may report para makabasa siya. Kasi ako kasi yung kaibigan niya, gusto ko siyang tulungan para di siya mabagsak dun sa subject niya. Kasi magagraduate na siya, grade 12 na siya, and gusto niya kasing makatulong sa magulang niya para kasi di ano ba yun? Tama lang yung ano nila, yaman. Tama. Ibig sabihin,
kaya lang nila na kumain sa 3 beses sa isang araw. Charot. Dito na tayo magtatapos. Salamat sa pakikinig at presensya nyo sa akin ngayon araw. Sana nagustuhan nyo. And sana ma-inspire natin si Junie. Bye guys! By the way, I'm Junie Duni. Yes, papa. And ano nga pa ba? Okay. Salamat! And wala na akong ibang nasabi kundi sana ma-inspire natin siya. And sana natulungan natin siya dito sa video na to. Bye-bye guys! Bye-bye!